Side Hustler. Welcome to my channel. For today's video, ang ipapakita ko sa inyo is kung paano kayo mag-create ng account sa Upwork at kung paano rin kayo magsasubmit ng proposals or mag-a-apply ng trabaho online dito sa Upwork. So marami ang mga websites na pwede kayo mag-apply, but I would recommend, if you are a beginner, I would really recommend to start with Upwork kasi yung Upwork is siya yung number one when it comes to the most secured community pagdating sa mga freelancers. Kasi number one, meron silang minimum na rate, which is $3. So hindi sila pumapayag na bababa yung rate ng isang freelancer than $3. So, which is really good for us na mga Pilipino. Kasi kadalasan, maraming mga, foreign employers na naghahanap ng mga empleyado nila sa Asian countries na sobrang baba ng rate. Kasi, for some reason, mababa din kasi yung tingin nila sa skills natin. And the connotation then of getting a freelancer is because mas mababa nga naman yung rate na pwede nilang i-offer at usually ginagrab yun natin mga Pilipino because we need money. So dito sa Upwork, hindi nila ina-encourage yung ganun. So ito yung itsura ng Upwork profile ko. So madali lang mag-create ng account dito. Mag-login lang kayo sa upwork.com and then fill in your details. Once naka-create na kayo ng account, make sure na lahat ng credentials ninyo, yung mga previous work din ninyo, and then kung ano yung mga natapos ninyo or mga seminars nandiyan. Kasi very helpful din yun para ma-build nyo yung profile ninyo. So, meron din mga steps kung paano nyo i-complete yan. Ipo-follow nyo lang yun. So, right now, on my end, it says 100% complete because I added my employment history, education, certifications, profile photo, your overview and skills. So yun lang basically yung kailangan. The rest medyo added value na lang yan, like yung video introduction or your other portfolio. So I'll show you kung ano yung itsura ng profile ko in public. Ginamit ko lang siya once pero kasi nung time na yun yung buntis ako. So ang kailangan ko lang is part-time work. So yan. Ito siya. Malalagay mo dyan kung ano yung gusto mong rate. So, ang nilalagay ko dito is $25 per hour as a digital project manager. Pero, I started from $3. So, on my next video, I will upload how I was able to get this rate per hour. So, don't forget to like and subscribe and push the notification button para ma-update kayo once na na-upload ko na yun. Okay? So, ganyan yung itsura niya. Makikita mo dyan yung previous work. So, like ito, $5 per hour lang yung rate ko noon. So, ganyan yung makikita ng client, ng employer, kapag ka nag-submit kayo, pag binrowse nila yung profile mo. So, make sure na maayos, optimize properly yung profile ninyo. Kasi kung empty yan, wala nakalagay na kahit na ano, again, dun sa first video ko, you need to stand out. Okay, now, let's do the job hunting real time. Okay. So, punta tayo dito sa Find Work. Tapos, nakalagay dito, Virtual Assistant for Business Consulting Firm. The hourly rate is $5 to $15, which is, for me, okay siya. Kasi, hindi mo mapupulot ang $5 to $15 per hour. So, nakalagay din dito na project management, prepare proposal. So, basically, ito fits on what I can do. Ngayon, beware kasi kahit saan may mga scammers. Paano mo malalaman kung legit to o hindi? Number one, you'll see here yung blue badge na payment verified and then may rating siya. Ibig sabihin, legit siya. Meron siyang card, may mga previous na siyang na-hire at binibigyan siya ng magandang review. So, this way, malalaman din ng freelancers kung sino yung i-avoid nila. Meaning, tayo, meron tayong option na mamili ng client din na gusto natin based sa profile din nila. So, ikiklik natin siya at may makikita ka dyan na apply now. Okay? Very good tong candidate na to as a client. Bakit? Because it's in Sydney, Australia at 2 hours lang ang pagitan lang sa Pilipinas. So, ideally, ayaw natin ng EST yung mga US kasi kabaliktaran yung oras natin. So, kadalasan yung mga
work talaga na yan, nakikita yan mga nasa American time zones. So eto, very good to kasi Australia siya. Hindi tayo mapupuyat kung sakaling ma-hire tayo. Now, ang gagawin lang natin is mag-a-apply now tayo. Dito, makikita mo, pag nag-apply ka, may mga settings. So, ikaw ay nag-a-apply as a freelancer. Ikiklik mo yan. Yung general profile mo, iseselect mo. Tapos may makikita kayong connect. Rose, ano yung connect? Yung connects, ito yung parang pinaka-load ng profile mo para makapag-apply ka. So, may binibigay na 10 connects si Upwork every month for free. Pero kung gusto mo mag-buy ng connects, pwede ka rin mag-buy ng connects. So, right now, ako naipon na yung connects ko, like 111 connects na kasi hindi ako nag-a-apply. So, gagamitin ko lang siya for the purpose of presenting and showing you how to apply sa Upwork. Okay, so dito nakalagay yung job description. And then, ano yung mga skills na required? Okay? Now, dito nakalagay yung terms. So, for example, ang profile rate ko nakalagay is $25. Pero ang budget lang ng client is $5 to $15. So, ano ilalagay ko? For me, I would recommend, because I know may ability, I would recommend the maximum budget. Pero for you, kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong itry, di ba, you can put $5. Kasi kahit na minimum ni Upwork is $3, syempre, magbe-base ka dun sa budget nila. So, as a beginner, you can put $5. And then you'll see here, there's a 10% freelancer service fee. Yun yung pinaka-security fee ng Upwork. Meron silang cut. So, which means, kapag ganyan, ang pinaka-final mo is $4.50 per hour. So, as you earn more, mas bababa yung percentage na yan. So, eto sa mga beginner lang yan. Pero kapag ka, palagi mo na ginagamit yung Upwork, binabawasan na nila yung fee nila. Okay? Now, eto na, cover letter. Sa cover letter, usually, dati ako, inaabot ako ng 30 minutes kung papaano kumuha ng cover letter na competitive. Kasi, kailangan i-customize mo siya base sa hinahanap nila. Kaya ngayon, i-introduce ko kung paano nakakatulong si ChatGPT or AI sa paggawa ng cover letter. Yan. So, ito ang itsura ni ChatGPT. Gagawa ka lang ng account. Libre din yan. So, pag nakagawa ka na ng account, ito na yung magiging itsura niya. Yung pinaka-homepage niya. Tapos, kiklik mo lang yan, new chat na yan. Tapos, mayroon bar dito na send a message. So, para kayong, para ano na yan, assistant niyo na si ChatGPT. Okay. Ito yung magiging prompt na gagamitin ninyo. Pupunta kayo dito sa job description. Looking for yan. Hanggang dito. Ika-copy nyo yan. Pupunta kayo sa chat ni ChatGPT at sasabihin mo sa kanya na can you create a competitive cover letter for this job opening? And then ilagay nyo yung job description. Dati, inaabot ako ng 30 minutes bago gumawa ng cover letter. Ngayon, 3 seconds na lang. So, 1, 2, 3. Ayan na siya. Okay? Ang dami sinabi ni ChatGPT. Kaya, ang gagawin mo na lang ngayon ay ika-copy mo. Pero, syempre, ipo-proofread mo pa rin yan. Huwag tayong tamad kasi malalaman ng client na ChatGPT mo lang yan. So, dapat i-customize mo pa rin yan. So, ika-copy natin yan. Part na yan. Huwag yun ang isama tong recipient's name. Ganyan. Then, pabalik kayo dun sa proposal. Nalagyan nyo itong cover letter. Dear Hiring Manager. Yan. I am writing to express my interest in the virtual assistant position at your company as advertised here on Upwork. With my exceptional organizational skills, project management expertise, and a strong background in various administrative tasks, I believe I am well suited for this role. So kung mapapansin nyo, yung mga keywords na hinahanap niya dito, yun din yung ginawa ni ChatGPT. Okay? So having worked as a virtual assistant for several years, blah, blah, blah. Okay. Alright. So make sure na lahat ng nandito
din is kapag kinapin nyo is applicable sa inyo. Baka mamaya may nilagay si ChatGPT dito na may alam kayong tools, di ba? May expertise kayo na tools. So, tanggalin nyo na lang yun. Para hindi kayo ma-caught up dun sa interview, just in case matawakan kayo. Now, nakalagay din dito, available ako 2 to 4 hours per day. Okay, Monday to Friday during Australian business hours. Alright, I am confident. And work ethic make me an ideal for the virtual assistant position for you. Tatanggalin nyo yung mga open and close parenthesis na yun, papalitan nyo kung ano yung dapat. So, I am eager to contribute to your business success. Okay. Thank you for considering my application. I would welcome the opportunity to discuss how my skills and expertise can benefit your company. I have attached here my resume for your review and I look forward to the possibility of scheduling an interview. Sincerely, Mary Rose, Mila Ganya. Okay, so nasa na ngayon yung resume natin. So open ko yung file. This is my resume. So, one pager lang siya. Gaya na sinabi ko sa una kong video, kailangan one pager lang and then doon na lahat. Alright? And then, may makikita kayo dito na bidding na tinatawag nila. So, itong bid na to, kasi kadalasan, syempre, ang dami nag-a-apply. Merong mga place yan kung mapupunta ka sa top or mapupunta ka sa huli. So, like for example, this one, ang nakaset na bid is first place, 10 connects lang. So, pwede ako mag-set ng bid to, kunwari, 12. Para, yung application ko, yung mauuna sa rank nila. Okay? So, palitan ko lang to. Yeah. So, I'll submit my proposal and then wait kung magme-message sila sa akin. Alright. Now, for the record, kahit na fit ka sa client, may mga times at maraming times na hindi ka kaagad matatawagan. Pero, huwag kang panghihinaan ng loob, okay? Kasi timing is everything at kailangan maging matyaga ka lang araw-araw. On my next video, I will show you naman yung iba pang mga platform kung saan kayo pwedeng mag-apply apart from Upwork. But again, if you are a beginner, I would recommend to use Upwork. Alright, see you on my next video and don't forget to subscribe and like and share my YouTube channel. Bye!